Praise be to God. Sa mga sumusubaybay, sa mga kapatiran, sa Tjfm family, at sa lahat po ng mga nanonood ng live stream, mangyari lamang po, nagkaroon lang ng technical error sa ating pong network o sa signal. So, I hope and I pray na maunawaan po natin, masisettle po natin, bagamat it is a spiritual battle na alam natin na napakatindi ng kagustuhan ng kaaway na mahadlangan ang mga ganitong klase ng gawain, dahil alam naman ng kaaway na tayo ay seryoso na magpahayag ng mabuting balita ng Panginoon. No, pero naalaala ko po ang sabi ng Panginoon sa Epeso kabanatang 6, that we are not wrestle against flesh and blood, but rulers, principalities of the darkness. No, siya po yung kaaway nating mortal. Siya po yung kaaway nating number one. No, kaya nga sabi ng 1 Peter chapter 5, na tayo po ay humanda at magbantay, dahil ang kaaway nating si Satanas ay umaali-aligid. No, hindi natin siya nakikita, pero ito po ay nasa heavenly realms. No, nasa atmospheric po yan. Kaya kahit po ang atin pong signal, ang atin pong network ay kanya pong ginagalaw sa mga huling araw na ito. No po, maging sa mga text, sa mga messenger, at maging sa group chat at sa Facebook, kung mapupuna po ninyo ay talagang pinagkakagulo po niya, no? Dahil po, nais po ng kaaway na siya po ay magtagumpay. Pero nagkakamali siya, sapagkat una, declared that the victory is ours and the battle is the Lord. We believe, pinaglabanan o pinagtagumpayanan ng Panginoong Jesus ang labang ito. And we and you, we are a more than conqueror. Always labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan din ang labi. At ngayon, nakita ko ang hari ng mga ang Panginoong makapangyarihan. Talatang 6, pagkatapos lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin. May dala siyang baga na kinuha niya sa altar. Inilapat niya ang baga sa aking bibig at sinabi, hinipo nito ang iyong bibig at wala ka ng kasalanan dahil pinatawad ka na. Ulitin ko po, hinipo nito ang iyong labi at sinabi, wala ka ng kasalanan at pinatawad ka na. Pagkatapos narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sino ang susuguin ko? Sino ang lalakad para sa amin? Sumagot ako, narito po ako, ako ang isugo ninyo. Ang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita. Mga kapatid, ang ating pag-uusapan ngayon ay simple. Ang ating pag-uusapan ngayon ay pinamagatan kong sandalan. Pag sinabing sandalan, maaring ikaw ay nakasandig o sandigan. Ang atin pong talakayan ay pinamagatan kong sandalan. Purihin ang Panginoon. Nakita po natin ang talatang isa. Dito po, grabe, taong mamatay ang Haring Hosea. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, mga kapatid, the JFM family, kung saan naroon ang iyong mga mata, doon ka rin dadalhin ng iyong mga paa. Kaya, kung saan nakakarating ang iyong paningin, dala ng iyong mata. Pwede kang dalhin doon ng iyong mga paa. Kapag malayo ang iyong tingin ng iyong mga mata, ang abot ng iyong mata, kapatid, malayo din ang mararating ng iyong mga paa. Subalit, kung ang ating mga mata at ang ating paningin, ang ating nakapokus ay sa sarili lamang natin, wala tayong mararating na malayo.
Maring sabihin natin, wala akong magagawa. Hirap na hirap na ako. Pagod na ang buhay na ito. Dumating pa ang bagyo ng pagsubok ng COVID-19. Lalo kaming naghirap. Kapatid, ituon natin ang ating mga mata, huwag sa ating magagawa. Huwag doon sa ating mga sarili o sa kahirapang ating nakikita. Ituon natin ang ating mga mata sa pag-asang ibinigay ng Diyos sa atin. Sa salita at pangako ng Panginoon, doon ka dadalhin ang iyong mga paa. At dahil doon, magsusumigasig ka at magsusumigla upang marating mo ang nakikita ng iyong mga mata. At ang nakikita, uulitin ko, ang nakikita ng iyong mga mata ay walang dilit iba kundi ang mga ipinangako ng Ama. Purihin ang Panginoon. Mabuksan nawa ang ating mga spiritual eyes, ang ating mga spiritual ears upang makita natin ang mga spiritual na bagay. Purihin ang Diyos. Kaya dito makikita natin sa banal na kasulatan, gusto ko pong basahin sa inyo ang sinasabi ng Korinto. Basahin natin ang Corinthian. Chapter 2, 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Basa. 1 Corinthians chapter 2, verse 9. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tenga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Nakita po ninyo? Wala pang nakakita, nakarinig, o nakaisip ng mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Pero mayroon po siyang magandang balita para sa iyo, para sa mga umiibig sa Diyos. Ano po ang sabi ng kabanata ng talatang 10? Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na panukala ng Diyos. Panginoon, salamat po sapagkat ipinahayag mo na sa amin. Hallelujah! Ipinahayag mo na sa amin ang mga bagay na inihanda mo sa amin. Ipinahayag na po sa atin ng Panginoon ang mga plano at mga inihandang mabuti at magandang bagay ng Diyos para sa iyo at para sa akin. Maliwanag po, subalit, ano sabi niya ulit? Subalit, inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Iyan po. Ipinahayag na ng Diyos sa atin. Alin po ang ipinahayag niya? Yung pong mayroon pong kagalingan sa iyong karamdaman, yung pong may solusyon sa iyong problema, yung pong may kalakasan sa iyong panghihina, yung pong may pag-ibig sa halip na galit, mayroon pong pag-asa sa halip na walang pag-asa, mayroong pagtitiwala sa halip na walang pagtitiwala, at may pananampalataya sa halip na may pag-aalinlangan. Yan po ang ipinahayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan daw ng ano? Ng nino? Ng Espiritu. Sa pamamagitan ng Espiritu. Therefore, kung mayroon po tayong Espiritu ng Diyos, alam natin ang magandang balitang ito. No po? Alam natin kung ano ang naisin ng Diyos para sa iyo. Dahil hindi pa naiisip ito ng mga mata o naiisip ng mga kaisipan, hindi pa nakikita ng mga mata ang mga inihandang magandang bagay ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya, pero ikaw na umiibig sa Diyos ng tapat, ipinahayag na ito sa iyo ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya kung saan naroon ang iyong mga mata, doon ka rin dadalhin ng iyong mga paa. Kaya ang ating mga mata ay nakatuon kay Kristo doon sa mga ipinangako niya, hindi sa mga ipinangako ng tao, hindi sa ipinangako ng kahit sino. Panghawakan natin ang ipinangako ng Ama sa pamamagitan ng anak na si Hesukristo, na kung tayo sasampalataya sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay. Dahil yun ang sinasabi ng Jeremiah, Kabanatang 29, ang talata ay 11, na may magandang plano ang Diyos sa atin sa hinaharap.
hindi upang ikaw ay i-bankrupt, hindi upang ikaw ay magkamalas-malas at magkawindang-windang ang buhay, kundi magkaroon ng magandang buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Purihin ang Panginoon. Kaya dito po mga kapatid, ang atin pong talakayan, sandalan. Sandalan o sabihin natin sandigan. Ito pong si Prophet Isaiah ay may kaibigang isang hari. Siyempre, kapag kaibigan mo na may minuno, may kaibigan ka lang mayor, congressman, meron kang kaibigang mataas na posisyon sa gobyerno, ipinagmamalaki na po natin maigi. Nagmamalaki na po tayo sapagkat tayo ay may sandigan o may sandalan. Marahil, ganun po ang nangyari kay Isaiah. Ang kanyang kaibigan na si Aring Hosea ay hari. Pero tandaan po natin, kahit sino na matataas at malalaking tao at mayayaman o milyonaryo man ang ating sandalan o kaibigan, mayroon pong hangganan. Excuse me. Mayroon pong hangganan. Uulitin ko. May katapusan ang lahat. Tandaan po natin. Kaya dumating po ang katapusan ng buhay ng sinasandalan ni Isaias, namatay si Haring Hosea. Tandaan po natin ito. At kapag namatay at nawala ang iyong sinasandalan, ano po ang magiging reaction mo? Ang reaction po natin, madidisappoint po tayo, madidiscourage po tayo, panghihinaan po tayo ng loob sapagkat wala na tayong masasandalan. Kapatid, ulitin ko, sandalan. Sabihin ninyo, sandalan. Sandalan. Sandalan po ang pinag-uusapan po natin. Namatay ang sandalan ni Isaias. Ito'y walang iba kundi ang Haring Hosea. Kahit presidente pa ang iyong sandalan. Kahit commissioner pa, kahit senador pa, kahit congressman pa, ang lahat ay may katapusan. Ang akin pong ipinagsisigawan sa bawat isang naririnig, nakakarinig ng live streaming na ito, ang sabi po rito, mga kapatid, nung mamatay ang sandalang ito, doon po niya nakita ang Diyos. Nakita po niya ang Panginoon. Kapatid, kapag nawala ang iyong sandalan, saka mo lamang makikita ang Diyos. Habang nandyan pa ang iyong sinasandalan, marahil sasabi mo, ako, ang posisyon ko, malakas ako. Malakas ako sa gobyerno. Malakas ako sa aking boss. Sa negosyo. Sinasandalan ko ang negosyo ko. Sinasandalan ko ang aking trabaho. Ang aking kumpanya, malakas. Malakas ang aking backer, gobyerno, mayor, congressman, mayor, gobernador, presidente, senador, police o whatever. O pera ang sinasandalan ko, o yung kakayahan ko ang sinasandalan ko. Kapatid, mga kaibigan, I'm sorry to tell you. Sana'y maunawaan mo ito. Sabi ko nga, bato-bato sa langit, matama ay magalit, mapunta lamang tayo sa langit. Kung ikaw po'y tinatamaan dito at ikaw po ay nagtataas ng kilat, nagtatawa sa ginagawa kong ito, salamat sapagkat nagre-react ka, at least nag-react. Kahit ikaw po ay nagtatawa, kahit ikaw po ay umiismid, tumataas ang kilay mo, at least nagre-react ka. Marahil dahil sa ayaw mo na ililipat mo. Kunwari, aalis ka rito sa channel na ito. Pero ang salita ng Diyos ay tumatak na po sa iyo. Ang salita ng Panginoon ay nasa sa iyo na. Kapatid, ano po ang nangyari? Nakita po ni Isaias ang Diyos. Sabi niya, ng taong pagkamatay ni Aring Hosea, nakita ko ang Panginoon. Nakita ko ang Diyos. Bakit? Nawala po
ang kanyang sinasandalan, nawala po ang kanyang pinagkakakitaan, o nawala po ang ating pong negosyo, nawala ang ating pong mga inaasahang tutulong sa atin. Kaya nakikita na niya ang Diyos. Huwag mo nawang hintayin pang mamatay pa ang iyong kaibigan o ang iyong mahal sa buhay na sinasandalan mo ngayon. Gawin mo ng sandalan ang Diyos sa buhay mo habang maaga pa, kapatid. At pagkatapos, nakita po natin, nakita niya, nagwo-worship ang mga tao. Ah, pangatlong bagay o pangalawa, nagsumasamba sila. Ang sabi ng mga nakita po ng kaya, nagsasabi ang mga tao, banal, banal, banal ang Panginoon. Holy, holy is the Lord Almighty. And the whole earth is full of His glory. Amen. The whole earth is full of His glory. Amen. Holy, holy is the Lord Almighty. That is declaring ng mga nagwo-worship kay Lord. Yun ang na-witness. Ako po, grabe, ano po? Ha? Yan po ang nangyari. Nagwo-worship. And then, after na makita niya, nakita po niya nagwo-worship, if there is true worship, there is rain of blessing. At ang unang blessing, kapatid, anong sabi niya? Ang unang blessing sa iyo at sa akin ay yung kikilalanin natin ang ating sarili. Na sa lakas ng tinig nila, nayanig ang mga pundasyon ng templo, na puno ng usok ang loob ng templo. Sinabi ko, nakakaawa ako. Tiyak na mapapahamak ako dahil ako'y makasalanan ang labi at naninirahan ako sa piling ng mga taong makasalanan ang mga labi. Nakita po natin, nakita niya ang kanyang sarili. If there is true worship, ang unang blessing, buhos ng ulan ng pagpapala sa iyo, ay yung mayroon tayong admission. Mayroon po tayong pagkakilala sa ating sarili na tayo'y makasalanan. Na tayo po ay nabubuhay sa kasalanan. Malaking blessing po yun. That is the greatest blessing from God. Yung ikaw ay magkaroon ng espiritu ng admission sa ating mga kasalanan, sa ating mga pagkukulang. Hindi yung binabaliwala mo lang. Ah, nagsabi na tayo, alam na natin yung mga pagkukulang natin, baliwala lang. Ay, kung ayaw ikan yan, diwang. Kung hindi sila magte-text, kung hindi sila mag-Facebook, hindi sila mag-group chat, eh, diwang. Hindi po ganon ang totoong Kristiyano. Dapat bilang lingkod ka ng Diyos at bilang anak ka ng Panginoon. Kung ikaw ay may anak, ha? Matapos imong ipaalam sa iyong mga anak ang kanilang pagkukulang, ano ang mabuting bagay na gawin dapat ng anak? Dapat niyang kilalanin. Dapat niyang isiksik ang kanyang sarili sa kanyang magulang. Ganon po tayo sa Diyos dapat at sa ating mga spiritual father. Amin po ba? Hindi po yung kung silang ayaw, edi huwag. Hindi po ganon. Pride po yung nasa sa inyo, nasa sa atin. No? Dapat isiksik po natin ang ating sarili. Tingnan po ninyo si Isaiah. Isiniksik niya ang kanyang sarili. Sabi niya, tiyak na mamamatay ako. Mamamatay ako. Kinilala po niya yun. Ang kanyang sarili na siya'y makasalanan. Glory to God. Bawat isa sa atin, mga kapatid, kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos, kilalanin natin ang ating mga sarili na nagkulang ka, nagkamali ka sa puntong iyon, lalo na pagdating sa gawain ng Diyos, lalo na pagdating sa Diyos at sa lingkod ng Panginoon. Ano pa po, mga kapatid, mga kasama, ang pagkakaiba sa atin marahil, inadmit, nag-confess itong si Isaiah, mga kasama. And then, kapag nag-confess ka, kapag isiniksik mo ang iyong sarili, ano ang nangyari? Ang sabi po rito sa verse 6, ayun,
pagkatapos lumipad ang isa sa mga makalangit na nilalang papunta sa akin, may dala siyang baga na kinuha sa altar. Kapag nag-confess ka, kumilala ka sa Panginoon, kung kilalanin mo ang iyong nagawang pagkukulang sa Diyos, kagaya ni Isaiah, nandun po ang galaw ng Diyos. Gagalaw ang Panginoon sa buhay mo. Kikilos ang Diyos ang banal na Espiritu sa buhay mo. Tinan nyo, gumalaw ang banal na Espiritu sa Kanya. Nakita po natin, may makalangit na nilalang papunta sa akin. May dala siyang baga na kinuha sa altar. Gumalaw ang Diyos. May dalang baga. May dalang apoy na tutupok sa lahat ng ating mga pagkukulang at kahinaan. May dalang apoy na tutupok sa lahat ng mga sakit at karamdaman at kahirapan. At ang apoy na yon ay ang banal na Espiritu. Kikilos ang Diyos. Kailang kumilos ang Diyos sa panahon ni Isaiah? Nung siya'y kumilala na siya'y nagkulang. Nung siya'y kumilala na siya'y nagkasala. Hindi niya nakikita yun nung may nasasandalan siya. Mayabang siya nung una sapagkat siya'y may sinasandalan. Marahil ang sinasandalan mo'y lakas mo, yung kapasidad mo. Ha? Pag hindi nakipag-coordinate si tatay, pag hindi nag-text, hindi nag-Facebook, hindi nag-group chat, hindi rin ako mag-group chat, hindi ako magpaparamdam. Pag hindi siya nagparamdam, sino unang nagparamdam sa atin? Hindi ikaw. Ang Diyos ang unang nagparamdam, ang ating Ama ang unang nagparamdam. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Sa inyong pamilya, sino ang unang nagmalasakit? Ang anak o ang magulang? Ang magulang ang unang nagmamalasakit sa pamilya para sa mga anak. Sa church, sa iglesia ng Panginoon, ang membro, ikaw o ang pastor, ang pastor ang unang nagbigay ng buhay para sa Diyos, para sa iyo. So ano ang response mo? Ano ang tugon mo? Dapat isiksik mo ang sarili mo sa Panginoon. Kuhapon ninyo, hindi ka magmamalaki. Kung alam mo ang standing mo, kapatid, kaya nawa, matauhan po tayo sa ganitong kalalagayan. Dahil mahal tayo ng Diyos, mahal ka ng Panginoon, at ayaw niya na ma-miss mo ang blessing, ang pagpapala. Kaya tingnan po ninyo, nagkaroon ng apoy na siyang tumupo sa lahat ng kahinaan ni Isaiah. Kailan nangyari yun? Nung siya ay nag-confess, nung kilalanin niya ang kanyang pagkukulang sa Diyos. Kailan nangyari po yun na kilalanin niya? Nung makita niya ang kanyang sarili na wala na pala siyang masasandalan, wala na siyang matatakbuhan. Kailan nangyari yun? Nung mamatay si Haring Hosea, di ba? Nung mamatay si Haring Hosea. Maraming mga tao, pinagmamalaki ang relihiyon, pinagmamalaki ang kung ano-ano. Si Jesus ang ipagmalaki po natin. Ang ipagmalaki po natin. At anong sabi po niya? Pagkatapos gumalaw ang Panginoon, anong sabi sa talatang 7? Ang talatang 7, basa? Talatang 7. Ang baga ay itinit sa aking mga labi at sinabi, wala ka ng sala. Napawi na ang mga kasalanan mo. Glory to God. Kita po ninyo yung assurance ng Panginoon sa atin. Oras na tayo kumilala. Ang gaano ng pakiramdam mo. Bakit? Inalis na ng Panginoon ang kasalanan mo, ang mga pagkukulang mo. Wala ka ng kayabangan. Ano ho? Hindi, ay, wala. Ay, bahala na. Kanya-kanya. Hindi po ganun. Wala sa pamilya ng Panginoon at wala sa banal na Espiritu, wala sa Ama at wala sa Anak na kanya-kanya. Nagkakaisa ang God the Father, Son, and Holy Spirit. Kahit po malayo ang Ama at nasa langit at si Jesus ay nasa lupa ng panahong iyon, sila po'y may pagkakaisa. Hindi po sila nagkanya-kanya ng lakad. Kung ano ang ginagawa ni Jesucristong Anak, yun po ay dahil sa kung ano ang salitang binitawa ng Ama sa Kanya. Kaya kahit ano po ang mangyari, kahit sukdo ng kamatayan sa krus, hindi siya bumitaw doon sa kanyang Ama na nagsugo sa kanya. Hindi komo mayroong COVID-19 at malalayo tayo sa isa't isa, ay mayroon po tayong pagkakanya-kanya.
Hindi Espiritu ng Diyos yan, kundi Espiritu ng kaaway ang pagkakanya-kanya. Isinisigaw ng gobyerno natin, hindi ito panahon ng pagkakanya-kanya. Wala itong panahon, hindi itong panahon kung anong kulay mayroon ka. Kung ikaw ay kulay ganito, kulay ganon, opposition o hindi. Itong panahon para magkaisa. Isinisigaw nila yon. Gaano pa kaya ang mga tunay na anak ng Diyos na tayo po ang dapat pagmulan ng pagkakaisa ng Espiritu? Hindi po nagkakanya-kanya. Kayo ang wala. No. Magulang. Ang mga anak ang sumisiksik. Di ba? Saan tumatakbo po yung mga mayor? Saan tumatakbo yung mga gobernador? Sa tatay. Kay Tatay Digong. Sa presidente. Kasi siya ang tatay. Sa inyong may, sa inyong bayan. Saan kayo tumatakbo? Sa inyong mayor. Kasi siya ang tatay ng bayan o ng siyudad. Saan kayo tatakbo pag sa simbahan? Kay pastor. Sa inyong pamilya. Saan kanino tatakbo yung mga anak? Kay tatay at kay nanay. Kayo ang sisiksik, hindi kayo ang hahanapin. Tandaan po ninyo, dahil una nang humanap sa atin ang ating Panginoong Diyos, si Jesus mismo nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Ganon din ang mga pastor, ganon din ang mga mabubuting mayor. Bago sila ba posisyon dyan? Kapatid, minamahal, ano po ang sabi? Wala ka ng kasalanan. Hinipo ka na ng Panginoon. And after that, na malinis ka ng Panginoon, anong nangyari sa talatang 8? Basa ng malakas. Talatang 8. Narinig ko ang tinig ni Yahweh. Sino ang aking ipadadala? Sino ang aming susubuin? Sumagot ako. Narito po ako. Ako ang isugo niyo. Praise be to God. Saka lamang po niya narinig ang tinig ng Diyos. Nakita po natin. Saka lamang po niya narinig ang boses ng Diyos. Hindi natin maririnig ang boses ng Diyos. Hindi natin maririnig ang boses ng Diyos na nagsasabing, anak, pinalalakas kita. Anak, pinatatatag kita. Hindi mo maririnig yon hanggat hindi tayo nalilinis ng Panginoon. Hanggat hindi malinis ang ating mga puso, hindi mo makikita ang plano ng Diyos sa buhay natin. That's the reason why, bago tayo magkomunyon, bago po tayo magsanta cena, ang purpose po ng Santa Cena ay upang alalahanin po natin ang ginawa ng ating Panginoon. Sabi po ng 1 Corinthians, tatakbo na po tayo dito. Sangayon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 25, do this in remembrance of me. Gawin nyo ito. Gawin nyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya kung kayo po ay may nakahandang pang Santa Cena, gagawin natin ito bilang pag-alaala sa ating Panginoon. Anong inaalaala mo sa ating Panginoon? Inaalaala natin siya na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay inilibing. At pagkatapos ng ikatlong araw, siya'y nabuhay na maguli. Yun po ang aalalahanin natin. Hindi po siya nananatili sa ilalim ng kamatayan. After 3 days, Jesus Christ rose from the dead. Muli siyang nabuhay, at yun po yung aking inaalala lagi, na hindi patay si Jesus sa buhay ko. Hindi patay si Jesus sa pamilya ko. Hindi patay si Jesus sa Tjfm family. Buhay si Jesus. Pero kung walang paglilinis ang puso mo at natin, hindi mo makikita yon. Lagi sasabihin mo, wala. Patay. Patay ang negosyo, lugi. Patay ang pamilya, batugan, etc., etc. Ano ho? Sa kabila ng ginawa mo ang lahat para sa Diyos at para sa mga tao, tandaan po ninyo, wala ka ng pananagutan. Pero ginagawa natin ang Santa Cena bilang pag-alaala sa ating Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, verse 26, for us, excuse me, often as you eat this bread and drink this cup, eto po yun,
Ha? You show. Ipakita mo. Ipakita mo ito at gawin mo ito. The Lord's death until He shall come. Hanggang sa muling pagparito ng Panginoon. Kaya kahit saan po tayo naroon, kaya ang ating pong talakayan dito, makita na sa sandalan, communion every home. Communion every home. Saan man kayo naroon, kahit sulo ka, gawin mo yan. Nag-iisa kayo, eh, anong gagawin natin? Ha? Alalahanin lang natin yung ginawa ng Panginoon. Meron pong warning sa verse 27, basa? Verse 27 ng 1 Corinthians chapter 11, tingnan po natin ang 1 Corinto 11, talatang 27. Sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa saro, ha, nang hindi nararapat, ay nagkakasala saan daw po? Sa katawan. Sa katawan at dugo ng Panginoon. Nakuha po natin. He will be guilty of the body and blood of the Lord. Kapag hindi po naging karapat-dapat ang ating pagkain. Kaya sabi ko po sa inyo kahapon, gawin nating seryoso sapagkat alam ko ang atake ng kaaway, grabe. No? Naglalagay siya ng negatibo sa isipan mo. Naglalagay siya ng rebellion spirit sa isipan ng tao maging sa iyo. Ha? Tingnan po ninyo, nagre-rebelde karamihan ng mga tao ngayon. Walang makain, nagre-rebelde sa mayor, nagre-rebelde sa kapitan, nagre-rebelde sa gobyerno. Ha? Ito lang ba, bigyan mo ng pagkain? Ha? Sa halip na magpasalamat, wala po. Walang espiritu ng pasasalamat. Rebelde. Kasi walang makain, pero ikaw may nakakain ka. Number one, salita ng Diyos. Every day, 3 times a day, morning, afternoon, evening, may word of God akong ibinibigay sa iyo. At mayroon pang reflection yon, basahin mo yon. Every day yan. Mayroon pa tayong Miyerkules. Live din po yan. At mayroon tayong Biyernes. Glory be to God. So, mayroon po kayo. At minomonitor ko po kayo every day. Na supposedly, alam na natin ang dapat natin gawin. Palakasin mo ang sarili mo sa Diyos at para maging malakas din ang pamilya mo at mga kasama mo sa bahay at maging positibo ang isipan mo. Huwag ka nang makisama doon sa mga nagre-rebelde. Ah, dahil makita po ninyo bakit nagre-rebelde ang isip ng tao ngayon. Kasi iisa, kulang sa supply. Kulang po sa material na pagkain. Kaya ikaw magpakabusog ka sa espiritual na pagkain. Kapatid, dahil darating ang pagpapala, kapag busog ka sa espiritual, susunod ang material na bagay. Tandaan po ninyo yan. Hindi po magsisimula at hindi mauuna ang material na bagay. Nauuna po parati ang espiritual na bagay. Bago malikha ang mundo, nagsalita ang Diyos. Kaya po nagkaroon ng pagkain sa mundong ito, punong kahoy, mga hayop, ha? Halaman, prutas, gulay, mga pagkain ay dahil sa salita ng Diyos. Sa makatwid, una ang salita ng Diyos. Una ang espiritual. Kapo ninyo. Pero kapag sinimulan mo at inunahan mo kaagad, kaya yung iba, nag-e-expect kaagad. Ah, may blessing ika ako, may pagpapala, mayroon akong pera. Disappointed. Bakit? Eh biglang nag-collapse, biglang nawala. Ginigising ka lang ng Diyos.
nakasandal ka kasi dyan eh. Pag sumandal ka sa material na bagay at sa posisyon mo, at hindi sa Diyos, madidismaya ka pagdating ng araw. Sooner or later, kapatid, madidisappoint ka. Yung aking ini-introduce sa iyo, hindi nakaka-point. Purihin ang Panginoon. Gusto ng Panginoon na maranasan mo yun. Kaya yung warning po sa atin bago tayo mag-take ng komunyon, linisin natin ang ating mga sarili. Hugasan natin ito sa pamamagitan ng dugo ng Panginoon. Alisin ang mga negatibong bagay, ang pagre-rebelde sa puso at isipan mo para sa lingkod ng Diyos, pagmamalaki at pagmamayabang. Alisin mo yan sa kapangyarihan ng Diyos. At maging sa gobyerno natin. Kung kami natatanggap, natanggap mo namin 2 kilong bigas. Wala po. Pero, salamat sa Diyos. Maraming salamat pa rin sa aming barangay. Yun po yun. So, ano po ang sabi ng 29? Basa ng verse 29. Sa verse 29, ito po ang sinasabi. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinahahalagahan ang katawan ng Panginoon, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Amen? Maliwanag po. Sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom nang hindi pinapahalagahan ang katawan ang katawan at dugo ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Kapatid, pag hindi mo pinahalagahan at pag hindi natin pinahalagahan ang katawan ni Kristo, at ang katawan ni Kristo ay ang body, ang gawain niya. Pag hindi mo pinagmalasakitan, sabi ng sinasabi ko po sa inyo kagabi pa, pag hindi natin pinagmalasakitan ang gawain ng Diyos, ang pangalan ng Panginoon ang nakasalalay, ang representative at kinatawan ng Panginoon kinatawan ng Diyos sa buhay niyo. Pag hindi niyo pinahalagahan, kumakain ka ng hatol sa sarili mo. Yung sarili mo lang iniisip mo. Kapag maganda, pag nagbibless ka para sa sarili mo, tuwan-tuwa ka. Pero pag patungkol sa iba, wala ka lang, deadma ka lang, parang kipit-balikat ka lang, sinner ka lang, tinitingnan mo lang, binabasa mo lang. Hindi po ganon. Mag-react ka. Sapagkat katawan ni Kristo ang pinapahalagahan mo, ang iyong pinoprotektahan. Makipagdakdakan ka, ilaban mo. Kuhapon ninyo, ipinakikipaglaban 'yon. Makita mo ang mga disipulo pagdating sa gawain ng Panginoon, kinukontra nila yung mga lumalaban para sa gawain ng Diyos. Yung mga ginagawa natin, ano po yung mga pagkukulang na ginagawa ko sa inyo? Ano po yung mga kailangan pa? Mga kapatid, mga kaibigan, hindi ko po ipinagmamalaki ang sarili ko. Ang Diyos ang ipinagmamalaki ko. Ang Diyos ang itinataas ko rito. Purihin ang Panginoon. Pero ang dalangin ko, huwag dumating sa atin at naiwasan na po natin ang sinasabi ng talatang 29. Na kapag hindi mo pinahalagahan ang katawan ni Kristo, kumakain ka at umiinom ka ng hatol sa sarili mo. Paano hindi pagpapahalaga? Basta alala, pagpabor sa iyo, okay lang. Bless na bless ka. Pag may bumabanat sa gawain ng Diyos, sa pastor mo o sa pangalan ng Panginoon, sinner ka lang. Hindi po ganoon. Makinig po kayo bago tayo mag-take. Kahit kayo mga magulang, kahit mga pastor, mga elders of the church, kahit mga nanonood, ito po'y ere. At alam ko, naririnig at nakikinig ng kaaway. Pero totoo yung sinasabi ko, ang pinapahalagahan ko rito ay ang pangalan ng Panginoon, ang gawain ng Diyos. Dahil sinasabi niya, ang sino mang magpahalaga sa Kanya ay papahalagahan din niya. Pero ang sino mang magmakahiya sa Kanya ay ipagmamakahiya rin niya.
pagdating ng araw. Yan po ang sabi ng Lucas Kabanatang 9, talatang 25. Maliwanag po yan. Mga kapatid, sana maunawaan po ninyo. Kaya anong dapat natin gawin? Yung po ang warning. Yung hindi nagpapahalaga, kumakain at umiinom ng hatol. Ayaw po po nung ganun. Ayaw ko rin pong maranasan nyo yun. Ano po? Examination ang kailangan. Mag-exam po tayo. Magkaroon tayo ng self-examination. I-examine natin ang ating sarili. Totoo ba ito? Yun po. Ano sabi ng talatang 28? Basa. Talatang 28. Ito po ay patungkol na sa Santa Cena. Sa 28. Kanina pa po yun. Sabi. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa sarili. But let a man examine himself. I-examine daw muna natin ang ating sarili. And so let him eat of that bread and drink of that cup. So bago ka kumain at uminom sa saro, i-examine mo muna ang sarili mo. Kasi ayaw ko po at ayaw ng Panginoon. And siyempre ayaw mo rin na kumain at uminom ng sumpa na sa halip ng pagpapala ay hindi maganda. Kaya let's examine. Atin pong i-examine ang ating mga sarili. Kung nakapag-isip tayo sa gobyerno ng mali, kung nakapag-salita tayo ng mali sa ating mga namiminuno sa ating gobyerno, mula sa presidente, sa mga senador, sa mga cabinet members, sa mga governor, sa mga mayor, sa mga kapitan, barangay councilman, sa mga pulis, maging sa mga frontliners, maging sa pastor mo. Kung nakapag-isip ka at nakapagsalita ng mali, examine mo sarili mo. Kagaya ni Isayas, kinilala niya sarili niya. In-examine niya ang kanyang sarili. Anong ibig sabihin ng examination? Anong ibig sabihin ng examination? Basahin po ninyo ang Awit, Kabanatang 139, talatang 23. Psalms 139, verse 23. Psalms 139, verse 23. Glory to God. Basa. 139, verse 23. O Diyos, ako'y siyasatin. Alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Tapon ninyo, verse 23 yan. 24? 24. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Tapon ninyo, that is the meaning of examination. Yung nagpapasearch, search me, O God. Amen ba? Amen. Search me, O God, and know my heart. Saliksikin mo ang aking puso. Saliksikin mo ako, Panginoon. Talungkayin mo ako, Panginoon. Kaibuturan ng aking damdamin ang motibo ko, yung isip ko. Ano po ang mayroon sa akin? Alamin po ang aking puso. Subukin niyo ako, Panginoon. Alamin mo ang aking mga iniisip, ang motibo ko. Yan po ang sabi ng verse 23 ng Psalms 139. Search me, O God, and know my heart. Thoughts. And verse 24. Ano sabi? Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Kung hindi ako tapat, ito'y iyong alam, ito'y iyong nababatid. And see if any wicked way is in me. Kung mayroon ako mga kamalian sa aking sarili. And lead me in the way everlasting. Samahan mo ako hanggang sa kaduluduluhan. Kapatid, minamahal, I hope and I pray
that the kind of self-examination ay ma-practice po natin. Because always remember that the great deceiver is the heart of man. Ang pinakamatinding manlilinlang at manluloko ay ang puso ng tao. Nakangiti, pero nasa puso, yung motibo ng puso. Kapatid, ano po ang magiging resulta kapag maganda po ang examination natin kay Lord? Kapag maganda po yan, maayos, kinig po kayo. Ano na, ito na. No judgment. Wala po na tayong, hindi na tayo hahatulan. Ano po? Ang sabi niya po doon, for if we would judge ourselves, we would not be judged. Hindi po tayo hahatulan kapag tayo nagkaroon ng examination. Dahil hinatulan mo na ang sarili mo. Inamin mo na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay nagre-rebelde, ikaw ay nagdinegatibo. Ang layon po ng ating pong mensahe sa araw na ito, sandalan, at nakarating po ito hanggang sa ating pong Santa Cena, ay upang siguraduhin sa bawat isang makikiisa, particular sa Tjfm family at sa mga nanonood, na hindi masayang at hindi tayo magkaroon ng Holy Communion pagtitake ng bread and cup na sumpa ang dumating sa atin. Ang Diyos hindi nagbibiro. Mayroon pong tinatawag na spiritual effect ito. Sa ginagawa natin at sa gagawin natin ito, there is a spiritual atmosphere na mayroon pong kaganapan. It is a covenant of our Lord Jesus Christ between men, between nations, to God. Yan po yan. Kaya, after this, na mag-take tayo ng komunyon, na may malinis na puso na, wala na. Blessing na ang dadating. Amen. Pagpapala na po ang dadating. Glory be to God. So, ayaw po natin na kadiliman pa rin ang dumating. Gusto natin makipag-fellowship tayo sa liwanag. Amen. Amen. Glory be to God. So, yun po, mga kasama. Hinimay ko lamang po yung pong 1 Corinthians. Glory to God. About Holy Communion. At hinimay ko rin po yung Isaiah chapter 6. Mga kapatid, mga kasama, para mas maunawaan natin na kagaya ni Isaias, nakita niya ang Diyos. And the end, biniles siya, pinagpala siya ng Panginoon. Wala na siyang masasandalan, ang Diyos lang ang masasandalan niya. Amen. Mga kapatid, mga minamahal sa mga sandaling ito, naway kayo po ay natauhan. Naway nagkaroon po tayo ng kaunawaan. Hindi lamang na bless, kundi magkaroon tayo ng kaunawaan na oo nga. No? Kasi yung bless, maaring ma-bless ka ngayon pero bukas hindi na. No? Pero kapag nabago yung sistema, yung konsepto mo, yung prinsipyo mo sa iyong buhay, na oo nga, lagi ako nagtatanim, lagi ako nagkakaroon ng maling konsepto sa Diyos. Negatibo lagi yung nasa labi ko, nasa isipan ko. Oo nga, lagi akong lumalayo. Ha? Ang hinihintay ko na ako ay puntahan, ako ay sabihan, ako ay naghihintay lang. Hindi ka Diyos. Ang Diyos ang naghihintay sa atin para lumapit tayo. Papo ninyo, yun po yun. Ha? Kung ikaw ay magulang, dahil kayo po yung mga nasa tahanan, kung kayo po yung nasa inyong mga bahay, kung ikaw ay magulang ama o ina, hindi ka kibuin ang iyong anak kahit pinaghanda mo na siya ng kanilang pagkain. Ha? Hindi malamang nagpasalamat. Hindi malamang masabi, tutulungan o di kaya puprotektahan ko yung aking pamilya. Anong klaseng anak yan? Kapatid, ganun din po. Binigyan ka ng supply ng barangay mo. Sisiraan mo pa ang barangay mo? Di ho ba? Dapat protektahan mo ang barangay mo. Ay, yung barangay namin, si Kapitan, yung mayor namin, magaling.
mahusay to. Oh. Di ho ba? Ang aming fellowship, ang church namin, ang grupo namin, mahusay. Meron kaming 3 times a day kami pinapadalhan noon ng pagkain espiritual. Okay? Hindi po sa pagano, mag-mature na tayo. Hindi po yung palaging ako, ako, ikaw, sarili mo lang. Ay, yung aming church, pinapadala kami noon. Minomonitor kami noon. Pinapaalalahanan kami noon. Ha? Ipagyabang mo. Nandiyan ang Facebook. Ipagmalaki mo. Ipagmalaki mo ang pamilya mo na nagkakaisa kayo. Ipagmalaki mo yung pamilya mo na ang mga anak mo na tumutulong sa paghuhugas ng pinggan, sa paglalaba, sa paglilinis ng kwarto, sa pagluluto. Hindi nag-aaway-away. Ipagmalaki mo. Ganun po yun, para maging huwaran. Ipagmalaki mo rin yung barangay mo na ikaw ay sinusuportahan, na tinutulungan mo na yung mga kapitan ay yung mga barangay tanod, nag-duty parate, tinitiyak na wala makakapasok na COVID-19. Hindi po yung labas-pasok yung mga tao, walang ginagawa yung mga opisyales. Hindi po ganun. Ipagmalaki mo na yung aming mga kapitan, yung aming mga barangay councilor, nandoon lagi, naka-checkpoint sila 24/7, nag-house to house kung anong may problema dito sa amin. Ipinagmamalaki po yun. Nababasa nyo yun sa Facebook. O, ganun din po sa church, sa gawain ng Panginoon. Ipagmalaki mo kapag may mga pastor, ministro, kumpare o sino man ang spiritual father mo, ang spiritual covering mo, pinalalakas ka ba niya? Pinatatagtag ka ba niya? Hindi yung tinitingnan mo lamang. Ha? At pagkatapos, pupunta ka doon sa hindi na nakakaalam, sekreto, magte-text ka lamang. Ipagmalaki mo doon sa group chat o doon sa Facebook na ito yung aming grupo. Ha? Matibay, matatag. Ganun po, mga kapatid, mga kasama. At pagkatapos pag ganyan, ang ipinagmamalaki mo ay walang iba kundi ang pangalan ng Panginoon. Tinalaki ko po sa inyo yung 3 kinds of government ng Panginoon. Nandyan siya. Kumikilos siya. Kumikilos at gumagalaw ang Panginoon. Hallelujah. Kaya tayo, sa mga orsa ito, tayo po'y manalangin sa Panginoon. Praise be to God. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Diyos. Hallelujah. Habang kayo po ay nasa inyong mga tahanan, sama-sama tayong pumikit ang mga mata, magkaroon tayo ng individual self-examination sa Diyos. Kung tayo nagkasala at nagkaroon ng pagkukulang, tayo po ay manalangin. Hallelujah. So, pray. Let him love you, let him touch you, right? Oh, thank you for that. Oh, through all the darkness, through all my sin. Thank you for that. Oh, through all my doubts. Panginoon, salamat po Panginoon sa iyong kapatawaran sa amin. Inaamin po namin na kami po ay nagkasala laban sa iyo, laban sa mga namiminuno, kung kami nakapagsalita ng mali laban sa kanila, nakapag-isip at hindi sumuporta sa kanila, nakiisa sa kanilang panawagan at hindi kami sumusunod, patawad, bakit Panginoon? Gayun din sa pamilya, kung hindi kami nakikiisa sa aming mga ama at ina, sa aming mga magulang, patawarin mo po kami, Panginoon, hugasan at linisin ang iyong dugo. Gayun din sa church, Panginoon, sa fellowship ng TJFM family, kung kami ay nagkulang, hindi kami nagmamalasakit, at hindi kami nagsasanggalang,
O Diyos, kung sarili lamang namin ang aming iniisip, patawad, linisin mo kami at nais po namin maging karapat-dapat sa inyong harapan sa oras na ito. Sa mga sandaling ito, Panginoon, i-bless po ninyo ang bawat isa at sa lahat ng mga nakikisa, sa lahat ng nasa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga ginagawa, anuman ang kanilang kinaupuan, sa mga nakikisa sa gawain ito, igawad mo, Panginoon, ang basbas at bendisyon sa bawat isa at maging karapat-dapat sa pagtanggap ng pakinabang ng banal na hapunan. Sapagkat ang tinapay at ang saro ay inyong inihanda para sa amin. Glory to God. Itaas natin ang ating mga ipag-pray po natin ang ating mga tinapay at ang saro. Manalangin tayo. Hallelujah, Jesus. Aming Diyos, nandito po kami muli sa inyong parola ng habag. Dinudulog at tinataas namin sa inyo ang mga ang saro ito at ang tinapay na nagkapirapiraso. Panginoon, na sumisimbolo sa iyong katawan na nakaluray-luray sa krus ng Kalbaryo, yes, upang kami ay pagalingin sa lahat ng mga sakit na aming pong nararamdaman. Yes, Panginoon, sa pamagitan din ng natigis na dugo doon sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na sumisimbolo sa iyong dugo na naging pantubos at pandinis sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po sa iyo, O Diyos, na pagbindisyon. Ang bawat bahay-bahay, Panginoon, naming mga kapatiran, na ngayon din po ay nagdaraos ng komunyon. Ikaw po, Panginoon, ang mag-bless, Panginoon, yes, sa mga saro na kanilang iinuman, gayon din sa mga tinapay na walang libadura na kanila po ipapartake ng bawat isa sa bawat pamilya na kanilang mga tahanan. Lord, alam po namin ang biyaya, Panginoon, na dulot ng komunyon, Panginoon, ay daranasin at maranasan ng bawat isa sa amin. Ang kagalingan at ang covering na yung precious blood sa bawat isa sa amin, yes, upang hindi kami, Panginoon, mapasok sa katawan ng mga infectious diseases at maging ng mga viruses, lalo na po ang COVID-19. Lord, salamat po sa kapangyarihan ng naganap sa krus ng Kalbaryo. O Diyos, ang tagumpay ay inaakin na namin, kaligtasan, kagalingan sa lahat ng mga karamdaman, at ang higit sa lahat ay ang pagtubos mo sa aming kasalanan. Salamat, Panginoon, sa biyayang ito. Tinataas namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon, Hari at Tagapagligtas. Amen. Amen. Ito ang aral at turo na ibinibigay ng Diyos at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay, taas natin ang ating mga tinapay at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay tayong kumain at sumubo. Gayun din naman, matapos maghapunan, ay kinuha niya ang saro. Itaas natin ang ating mga saro. At sinabi, ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo, tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay tayong uminom. Panginoon, sa lahat ng mga
nag-take at nag-partake ng Holy Communion ngayon, wala ang espiritu ng kaaway. Wala ng pagtalab at pag-penetrate ng spirit of rebellion, spirit of fear, spirit of doubt, spirit of disobedience ay wala. Maging spirit ng COVID-19 ay hindi ka magagalaw. At espiritu ng kahirapan wala sa iyo. Bagkos ang espiritu ng kagalingan, kalusugan, katagumpayan, maging ang pananampalataya, pag-ibig, kahinahunan, pagsuporta, pakikipagkaisa, gayon din ang pagiging masunurin, pananampalataya, pagtitiwala, katapatan ay mamalagi sa iyo. Tanggapin mo ang basbas, ang bendisyon na nagmumula sa kataas-taasang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo ngayon at magpakailan pa man. Amen and amen. God bless you. Palakpakan natin ang Panginoon. Be to God. Announcement po, Miyerkules, alas 4 p.m. sa atin pong tinig ng pananampalataya at pag-asa. Nawa po ay manatili po sa ating espiritu ang Diyos at ang espiritu ng katagumpayan laban sa gawa ng kaaway. Again, heart, the answers.
light in the darkness, my God, that is who you are. We make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Ay iyong pinatawad.
more and more blessing to come. Pagpalain tayo ng Panginoon, mag-ingat tayo at patuloy tayong sumunod sa mga instructions sa atin ng ating mga minamahal na nanunungkulan, at ipag-pray natin sila na sila'y ingatan ng Diyos. At sa lahat ng ginagawa natin, isipin natin ang Diyos ay lagi nating kasama. Sa lahat ng ating iniisip, mapapurihan natin ang Diyos. Sa lahat ng ating sinasalita, mag-glorify natin ang pangalan ng Panginoon. God bless you. God bless you all, Tjfm family, and every one of us, lahat ng sumubaybay. Maraming salamat po. At sa muli, sa darating ng Miyerkules, luluobin ng Panginoon, ay magsama-sama tayo muli sa FB Live at sa ganap na ika-apat ng hapon sa atin pong programa, Tinig ng Pananampalataya at Pag-asa. Kay Kristo, may pananampalataya sa iyo. Purihin ang Panginoon. Glory to God. Some way.